Good morning, Pilipinas! Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Sa usapin ng astronomiya, malaking papel ang ginagampanan ng buwan sa ating solar system. Dahil dito, nagkakaroon ng tidal variation. Buwan din ang responsable sa pag-slow down ng ikot ng mundo dahil nga sa gravitational pull nito. Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng buwan, mas ma-appreciate mo na ang pagtingala rito. Kaugnay niya ng ating moonrise and moonset, ganap po yung 4:08 PM moonset naman natin, 6 na minuto makalipas, ang alas 3 ng umaga. Ang tawag naman sa phase ng buwang masisilayan ay isang waxing gibbous moon. During this phase, mamayang hapon pa lamang tanaw na ang buwan. At kapag gumabi na, papansin nyo namang more than half nito o higit sa kalahati ang maliwanag. Ibig sabihin ng salitang waxing ay increasing at sa mga susunod na gabi, lalo pa kasing madadagdagan ang liwanag ng buwan patungo sa isang full moon. Sa atin namang astronomical news, marami pa nga tayong kailangan malaman tungkol sa kalawakan. Hindi biro ang pag-unawa rito, kaya naman ipinakikilala ang panibagong student correspondent ng Panahon TV mula yan sa Rizal Technological University na maghahatid sa atin ng ating astronomical news ngayong umaga. Magandang umaga sa iyo, Patrick! Noong unang panahon, ang solar eclipse ay kinatatakutan dahil ito sa mga kwento at alamat na magpahanggang ngayon ay pinaniniwalaan ng ibang tribo. Isa sa pinakasikat na alamat ay nagmula sa China kung saan ang araw daw ay kinakain umano ng isang celestial dragon. Naniniwala naman sila na ang paggawa ng matinding ingay ay siya naman nagiging dahilan ng pag-alis nito. Pero paano nga ba talaga nangyari ang solar eclipse? At nagtataka ba kayo kung bakit hindi ito nangyari buwan-buwan? Ito ay isang uri ng eclipse kung saan ang ating buwan na nasa new moon phase ay pumapagitna sa araw at ng ating mundo. Nagiging dahilan ito upang matakpan ng buwan ang liwanag na nanggagaling sa araw. Dahil ang pag-ikot ng buwan sa ating mundo ay nakatilt ng 5% mula sa orihinal na pag-ikot ng mundo sa araw, nagiging dahilan ito ng pabago-bagong posisyon ng buwan. May pagkakataon kasi na mas mataas o mababa ang posisyon ng buwan kaya't hindi sila laging nagkakapantay-pantay. Ang susunod na total solar eclipse ay mangyayari sa August 21, 2017, Lunes, sa ganap na 3:46 PM oras sa Amerika. Makakaranas ng bahagyang pagdilim ang mga nasa United States mula Oregon hanggang Georgia. Inaasahang lalamig ng bahagya ang temperatura ng partikular na lugar kung saan nagaganap ang solar eclipse. Hindi man ito ganap na masisilayan dito sa Pilipinas, mapapanood naman ito ng live sa pahina ng National Aeronautics Space Agency o NASA. At yan ang latest sa Balitang Pangkalawakan. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Absuna. Magandang umaga. Sa tingin ko, dahil siguro sa panahon ngayon ay pabago-bago, may mainit. Tapos, ang ano ngayon, puro usok na Kaya pabago-bago ng climax natin ngayon.